Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na hanapin po ang isa ko pang channel, ang Papa Dudut Vlogs. Meron pong link sa ilalim ng video na ito para malaman po ninyo kung paano po kayo makakapag-subscribe. Pindutin lamang po ang link na yan. Sa ating episode ngayong gabi, maraming sugat ang naghihilom kalaunan. Pero madalas ay nagiiwan ng malalim na peklat. Ganon din pagdating sa isang relasyon. Kapag nadungisan na at nasira ng isang beses ang tiwala ng isang tao ay mahihirapan na tayong muli pang maibalik ang 100% ng pagmamahal na minsan nating naramdaman. Ang pagmamahal ay parang kandila na pwedeng unti-unting maubos hanggang sa tuluyan ng maupos. Hindi naman kasi lahat ng bagay ay permanente sa mundong ito. Hindi lahat ay kayang magmahal ng panghabang buhay. Falling in love is easy, but staying in love is a challenge. Yan ang madalas nating naririnig o nababasa kapag pinag-uusapan ang long-term relationship. Isa kasi sa mga challenges ang pagiging in love pa rin kapag matagal na ang isang relasyon. Dito na kasi papasok ang pagkasawa sa bawat isa. Nawawala na ang kilig, nagiging ordinaryo na lamang ang lahat. Sabi nila normal lang na nangyayari yon. Pero sa karamihan ay may rason kung bakit nagiging malamig na ang dating mainit na pagsasama. Dear Papa Dudut, sana'y may tago niyo ako sa pangalang Carla. Isa ako sa mga magpapatunay na hindi madali ang magkaroon ng isang long-term relationship. Para kang nakasakay sa isang roller coaster. Nakakahilo, nakakakaba, pero nakaka-excite. 7 years muna kaming naging mag-boyfriend at girlfriend ni Melvin bago kami nag-decide na magpakasal. Isa siya sa mga lalaking masasabi kong boyfriend material. Sweet, mabait, mapagmahal, bonus na lamang nagwapo siya. Kaya naman medyo habulin talaga siya ng mga babae. Nagkakilala nga pala kami sa isang pistahan sa lugar namin. Pareho kaming nanonood noon sa isang gay pageant. At tawang-tawa sa mga contestant kasi ang huhusay na mga talent na pinakita nila noon. Hanggang sa nagkakilala na nga kaming dalawa dahil na rin sa pinsang ko na kaibigan niya. Naging mabilis sa mga sumunod na nangyari sa buhay ni Melvin. Niligawan niya ako, naging kami na tumagal nga ng 7 taon. Ang smooth lang ng relasyon namin noon. At wala kaming masyadong pinag-aawayan. Hindi ko masasabi na sobrang compatible naming dalawa kasi marami talaga kaming pagkakaiba. Siguro pareho lang din talaga kaming nag-adjust para sa isa't isa. Simple lang, Papa Dudut, ang pagyaya sa akin ni Melvin na magpakasal. Wala kami sa social na restaurant. Walang magarbong fireworks at doon lang kami sa paborito naming karinderya at sabay na naghahapunan. Grabe, ginawa talaga yun ang katrabaho mo? Natatawang tanong ko nang marinig ko ang kwento ni Melvin na tungkol sa katrabaho niyang nag-uuwi ng mga tirang bakal na natira sa pag-aayos ng opisina nila. Inangkin daw kasi yon ang katrabaho niya at inaasar nila na wala namang pangalan na nakasulat sa mga bakal na yon. Oo, pikon na pikon nga siya sa pangaasar namin na mukhang malaki ang pangangailangan niya kaya inangkin niya yung mga bakal na yon. Natatawa ang kwento pa ni Melvin. Ano namang sabi ng manager ninyo dahil sa ginawa niya? Tanong ko bago sumubo ng kanin kasunod ang ulam. Wala naman, pinagtatawanan na lang din siya dun sa group chat na ginawa namin na hindi siya kasama, sagot naman ni Melvin. Grabe, may ibang group chat talaga kayo? Natatawa ang tanong ko. Oo, at siya lang ang wala sa group chat na yon. Kasi siya lang ang topic namin, sagot naman ni Melvin. Nakakaloka kayo. Pero sa bagay, sinabi mo na rin dati na medyo masama ang ugali niya, ang wika ko. Hindi medyo, sobrang sama, as in nakakairita. Alam mo na na mahaba ang pasensya ko pero pagdating sa kanya,
Nauubos talaga. Napapailing pa na sabi niya. Kapag masama ang ugali ng isang tao, nakakaubos talaga ng pasensya at mahirap pakisamahan. Komento ko naman. Sinabi mo pa, "Hi, ang hirap talaga kapag may katrabaho ka na gano'n ang ugali. Nakakapagod pakisamahan." Ang wika ni Melvin na tapos nang kumain. "Han, pakikuha mo nga sa loob ng bag ko yung wallet ko," ang sabi niya. Nasa tabi ko noon ang bag niya na kaagad ko namang binuksan. "Wala naman dito ang wallet mo, Han," ang wika ko habang patuloy ako sa pagkalkal sa loob ng bag niya. "Andyan lang yun," ang sabi naman ni Melvin. "Eh wala namang ibang laman tong bag mo eh kung hindi, teka, ano to?" Nagtatakang sabi ko nang mailabas ko ang maliit na kahon mula sa loob ng bag niya. Bumaling ang tingin ko sa mukha ni Melvin na nakangiti lang sa akin. "Uy, ano nga ito?" Ang wika ko na sinabayan pa ng paghampas sa balikat niya. Kinuha naman ni Melvin ang kahon mula sa kamay ko. Binuksan yon bago iniharap sa akin. "Pakasal na tayo, Carla," nakangiting wika niya. Halos maluha-luha ako noon, Papa Dudut. Pero syempre kaagad ko namang tinanggap ang alok niya na yon. Tatanggi pa ba ako eh mahal na mahal ko na ang lalaking yon. At ang nasa isip ko noon ay siya lang din talaga ang lalaki na gusto kong makasama sa panghabang buhay. Hindi na nagulat ang mga magulang, pamilya namin nang malaman nila ang plano namin ni Melvin na magpakasal. Kasi nga eh nasa tamang edad na rin kami noon at may maayos na trabaho. Gusto na rin daw nila na magkaroon ng apo sa amin ni Melvin. Kaya mabilis ang naging proseso para sa kasal naming dalawa. Ganon talaga siguro kung suportado kayo ng mga magulang ninyo. Lahat ay masaya para sa inyong dalawa. At ang araw ng kasal namin na nga siguro ang isa sa mga pinakamasayang araw sa buhay ko, Papa Dudut. Kahit matagal na kaming magkarelasyon, iba pa rin yung feeling na magkasama kami sa isang bubong bilang mag-asawa. Nakakakaba at nakaka-excite, lalo na noong unang gabi namin. Tapos etong si Melvin, palagi pang may baon na sorpresa para sa akin. "Sandali lang, Han," wika ko nang mapahinto sa lambingang ginagawa namin noon. "Bakit?" nagtataka namang tanong niya. "Bakit ganun? Masakit sa likod yung kama natin. Mukhang hindi maganda yung kama na to eh," sagot ko dahil medyo matigas noon ang kamang hinihigaan namin. "Medyo nga, mukhang hindi tayo mag-i-enjoy dito." "Alam ko na, may solusyon ako dyan." "Nasa bag ko yung solusyon," nakangiting wika niya. "Ha? Nasa bag mo na naman?" Natatawang sabi ko nang maalala ko kung paano siya nag-propose sa akin noon. "Sus, ayaw nitong maniwala sa akin eh. Tingnan mo sa bag ko, may makikita kang maliit na paper bag doon," wika naman ni Melvin. "Maliit na box? Sige na nga, kukunin ko na," sabi ko na tumayo na at lumapit na sa bag niya na kaagad kong binuksan. Nakita ko rin doon ang maliit na paper bag na sinasabi niya. Nang buksan ko yun ay isang susi ang tumambad sa akin. "Para saan ang susi na ito?" nagtatakang tanong ko pa. Muling ngiti lang ang sinagot sa akin ni Melvin noon. "Huwag mo sabihin na susi ito para sa magiging bagong bahay natin," panguhula ko sa nais niyang ipahiwatig sa akin. "Alam mo naman pala eh, nagtatanong ka pa," natatawa ang sagot niya. "Hindi nga, Han, seryoso ka ba talaga dito?" Hindi makapaniwalang sabi ko. "Hindi ba halata? Yan ang wedding gift ko sa'yo. Matagal ko na yung pinatayo yan. Talagang nilihim ko lang muna sa'yo kasi gusto kong masurpresa ka." Nakangiting wika naman niya. Thank you, Han. Akala ko mangungupahan muna tayo. Ngayon pa lang ay iniisip ko na kung paano ko ibabudget ang lahat," ang sabi ko naman. "Huwag kang mag-alalahan dahil ako ang pinakasalan mo, sisiguraduhin kong hindi ka mahihirapan. Araw-araw kong ipaparamdam sa iyo na isa kang reyna na dapat pagsilbihan," sagot naman ni Melvin. Papa Dudut, tulad sa iba ay naging sobrang saya ang mga naunang buwan at taon namin bilang mag-asawa ni Melvin.
Maraming nabuong pangarap at masasayang alaala. Akala ko talaga noon kapag mag-asawa na ay wala nang bago kasi parati na kayong magkasama. Pero nagkamali ako. Hindi ko inakala na may ikakasaya pa pala ang buhay ko dahil sa asawa ko. Mga halos 6 na taon ding naging masaya ang relasyon namin ni Melvin. Kaya lang tulad din sa ibang mag-asawa. Hindi rin naging perpekto ang pagsasama namin. Maraming dumating na pagsubok lalo na at mas nakikilala namin ang totoong ugali nga ng bawat isa. Marami pala talaga kaming hindi pagkakaunawaan. Maraming bagay kami na hindi naiintindihan sa isa't isa. Ilang beses na rin kaming nagkasakita noon. Ilang beses na gustong sumuko. Hanggang sa ang inaakala kong mamahalin ko siya ay naging hanggang sa salita na lamang ang mga yon. Dahil ako mismo ay napagod lumaban sa relasyon naming unti-unti nang nasisira. At dumating na ako sa puntong hindi ko na maramdaman ang pagmamahal ko para kay Melvin. Naging selosa ako at tamang hinala sa mga nakakausap at nakaka-text na babae ni Melvin. Hanggang sa unti-unti ay nawala na ang tiwala at pagmamahal ko sa kanya. Mahirap pala talagang isalba ang relasyon. Napawang panghihinayang na lamang ang pinangahawakan ninyo. Mahirap patagalin ang relasyon na wala ng pagmamahal na umiikot dito. Hanggang isang araw ay umalis ako sa bahay namin dahil sa pagtatalo namin ni Melvin. May nakita kasi ako na nag-text sa kanya na babae at nangungumusta. At hindi ko na nga napigilan ang sarili ko na awayin siya noon. Kaya naman tumuloy ako sa bahay ng isang kaibigan ko na si Tanya. Doon muna ako sa bahay niya nagpalipas ng gabi at ng inis na nararamdaman ko. Diyos ko, Carla, ayos ka lang. Hindi mo naman pala napatunayan na babae ni Melvin yung nagchat sa kanya. Pero kung magalit ka, parang gusto mo nang tapusin ang relasyon ninyong dalawa. Ang wika ni Tanya nang maikwento ko sa kanya ang nangyaring pagtatalo naming mag-asawa. Sinunod ko lang yung instinct ko na niloloko niya ako. Depensa ko naman. Nabasa mo ba yung message? Pag-uusisa pa niya. Pahapyaw lang. Nangungumusta yung babae nag-text sa kanya. Ang wika ko. O tapos ano pa? Tanong pa niya. Hindi ko na binasa yung iba. Basta nagalit na ako kaagad. Inaaway ko na siya kaya ayun, naglayas na ako. Ang sagot ko. Alam mo, pwede niyo naman pag-usapan yan eh. Bakit kailangan mo pang palakihin ng ganito? May inis na tanong ni Tanya. Yung totoo. Hi. Para kasing parang hindi ko na siya mahal. Medyo mahinang wika ko. Ano? Bulalas naman ni Tanya. Hindi ko na maramdaman yung nararamdaman ko sa kanya noon. Ayos na sa akin kapag hindi niya ako nabibigyan ng oras. Basta ayaw ko na, Tanya. Ang sabi ko naman. Porket ayaw mo na, aalis ka na. Hindi mo man lang ba gagawa ng paraan para maayos pa yan? Tanong ni Tanya. Paano mo aayusin ang isang bagay na hindi na kayang ayusin? Kumbaga sa isang salamin kapag nabasag na yan, hindi mo na maibabalik pa sa dati? Sagot ko. Carla, alam ko na maraming dumaan na pagsubok sa inyong mag-asawa. Pero kung gusto mong maayos ang lahat ay subukan mo na ibalik ang tiwala mo sa kanya kahit pakonti-konti lang. Hi, oo nga pala. Tinext ko pala si Melvin kagabi at sinabi ko nandito ka. Ang weak nga pa ni Tanya. Ano? Eh bakit mo naman ginawa yun? Inis na tanong ko. Kasi asawa mo yun. Karapatan niyang malaman kung nasaan ka. Sagot naman ni Tanya. Ano pat naglayas ako kung sasabihin mo rin pala kay Melvin? Wala rin pala akong kakampi. Inis pa na sabi ko. Hindi naman sa may kinakampihan ako pero tama naman ako, hindi ba? Hindi solusyon ang paglalayas o paghihiwalay para ayusin ang problema. Siguro nga eh, wala akong alam sa pinagdadaanan mo ngayon. Pero ang alam ko lang, mali yung ginawa mo. Kausapin mo ang asawa mo, ayusin niyo yan. Hindi yung parang kang bata na kapag nagtampo, nagalit, naglalayas ka.
Payo pa niya nang may biglang kumatok sa pinto ng bahay. O baka si Melvin na yan. Ikaw na magbukas ng pinto, ang wika pa ni Tanya. Naiinis naman akong sumunod sa sinabi niya at napagbuksan ko nga ng pinto ang nag-aalalang mukha ng asawa ko. Alam mo bang buong magdamag mo kong pinag-alala? Kung hindi pa nag-text sa akin si Tanya na nandito ka, hindi ko pa malalaman kung nasaan ka. Halika na at umuwi na tayo. Kunin mo na mga gamit mo, ang wika pa ni Melvin. Ayoko na Melvin, mahinang sabi ko. Hindi po pwede. Ayusin natin to, giit niya. Hindi mo ba ako narinig? Ayoko na. Gusto ko na maghiwalay tayo. Hindi ka ba napapagod na halos araw-araw nag-aaway tayo? Na hindi na tayo nagkakasundo pa? Yung dating tayo, nawala na yun eh. Huwag na nating ipilit ang hindi na po pwede, ang sabi ko sa kanya. Hindi ako papayag, kahit na ilang beses pa tayong mag-away, paulit-ulit din natin tong aayusin. Alam kong pagod ka na pero ako, hindi pa. At tayong dalawa ang nasa relasyon na ito. Hindi lang ikaw, ibig sabihin may boses din akong dapat mong pakinggan at intindihin. At sinasabi ko ngayon, hindi tayo maghihiwalay. Pagpupumilit pa niya. Papa Dudut, ilang beses kong kinausap si Melvin na maghiwalay na lamang kami. Siya ang pilit na sumasalba sa relasyon namin. Tahasan kong sasabihin na hindi ko na siya mahal. Ayoko na siyang makasama o kahit man lang makita. Sa tuwing kasama ko siya ay parang hindi ako makahinga. Hindi ako makagalaw. Parang akong nasa isang maliit na kahon na gustong-gusto nang makawala, Papa Dudut. Dahil sa ayaw kong pakawalan ni Melvin, ako na mismo ang gumawa ng paraan para hiwalayan niya ako. Nandyan na ginagawa ko siyang parang hangin na dinadaan-daanan lamang. Sinasadya kong kalimutan ang mga mahalagang araw sa buhay niya at sa buhay naming mag-asawa. Hindi ko na siya niyayakap at hinahalikan. Ni paghawak nga sa kamay niya ay hindi ko ginagawa. Talagang pinaparamdam kong hindi na siya mahalaga sa buhay ko. Si Tanya naman ay walang pagod sa pagpapayo sa akin tungkol sa asawa ko. Lalo na nang magsimula na akong mag-ubos ng oras at pera sa iba't ibang bagay kagaya ng sugal. At sinabi ni Tanya na dapat atang naaawa naman ako kay Melvin dahil sa effort nito na maayos ang relasyon naming dalawa. Pero ang sabi ko naman ay dapat na mas maawa siya sa akin dahil gustong gusto ko nang kumawala sa relasyon namin noon. Na ayoko na talaga sa pagsasama namin at hindi ko na siya mahal. Eh ba't gising ka pa? Tanong ko kay Melvin. Kakauwi ko lang noon sa bahay mula sa kasino kung saan ako nagpalipas ng oras. Ano pa Eddie, hinihintay kang makauwi. Tingnan mo ang oras oh. Ilang minuto na lang, mag-aalas 12 na. Ako tong may trabaho buong araw, naunahan pa kitang umuwi. May inis sa boses na sagot niya. Napasobrang kwentuhan namin ni Carla, matutulog na ako, ang wika ko naman. Sandali lang, may papakita ako sa iyo, pigil niya sa akin. Dumating na yung bill ng credit card, bakit naman ganun kalaki ang babayaran? Ikaw lang naman na gumagamit nito, pag-uusisa niya. Nag-shopping ako, puro mga luma na kasi yung damit ko tapos araw-araw akong lumalabas dahil nakakabagot naman talaga dito sa bahay, ang wika ko naman. Carla, ayos lang naman na gumastos. Hinahayaan na nga lang kita, hindi ba? Pero konting pagtitipid naman. Hindi naman ganun kadaling kumita ng pera, inis na sabi niya. Ah, so ngayon gusto mo na akong tipirin, inis na sabi ko pa. Hindi naman sa ganun, Carla, wika niya. Pero ano, baka nakakalimutan mo na ikaw ang nagsabi na gagawin mo ang kahit na ano, susundin mo lahat ng gusto ko. Huwag lang kitang iwan, hindi ba? Kaya huwag mong kakalimutan yun. Ikaw ang nagsabi at sinusunod ko lang ang gusto mo, ang sabi ko pa. Hanggang kailan mo ba ako pahihirapan ng ganito? Kahit ba konting awa, wala kang ibibigay sa akin? Seryoso at malungkot na tanong niya. Matagal ko nang sinabi sa iyo na ayoko na pero ikaw itong nagpupumilit. Ngayon kung pagod ka na, kung sa tingin mo ay nadedehado ka na, di umalis ka na. Yun ang hinihiling ko sa iyo, hindi ba? Ikaw ang magdesisyon. Total, sariling boses mo lang naman ang naririnig mo.
sagot ko sa kanya. Papadudod sa pagkakataong ito. Alam kong masama na ang tingin sa akin ang mga nakikinig ngayon sa iyong YouTube channel. Alam ko na sinasabi ninyo na anong klaseng asawa ako kay Melvin. Pero hindi ba sa lahat naman ng bagay may dahilan kung bakit nangyayari yon? Ganon din ako. May dahilan ako kung bakit sa isang iglap ay biglang nawala na ang pagmamahal ko kay Melvin. Kung bakit ganito ko na lamang ang kagustuhang tapusin ng halos 6 na taon naming pagsasama. Hanggat hindi ko pa nakukuha ang kalayaang hinihiling ko sa kanya ay hindi ako titigil na sadyaing saktan siya. Yun na lang kasi ang naisip kong paraan para pakawalan na niya ako ng tuluyan. Papadudot kung ano-ano pa ang ginawa ko para mapagod si Melvin sa kakaintindi sa akin. Para maubos na ang pasensyang nilalaan niya para sa akin. Para dumating na ang araw na hinihintay ko. Ang bitawan na niya ako at hayaang mawala sa buhay niya. Tinuloy ko pa rin ang pagiging malamig sa asawa ko. Ginagastos ko lahat ng mga binibigay niyang pera sa akin. Yung tipong kabibigay lang niya ngayon, sa susunod na araw, malalaman niyang naubos ko na. Wala naman siyang ibang ginawa kung hindi ang bigay lang ng bigay. Kung minsan nga naiinis na ako dahil parang wala namang epekto sa kanya ang mga ginagawa ko. Para lamang akong spoiled na anak na pinagpapasensyahan ng magulang. Ayoko nang ganito. Gusto kong mag-away kami ng mag-away hanggang sa siya na mismo ang aayaw sa akin. Pero matibay si Melvin, hindi pa rin siya sumuko sa kabila ng pagpapahirap na ginagawa ko sa kanya. Hanggang sa magdesisyon na nga ako na magbakasyon ng mag-isa. Bumiyahi ako papunta sa Boracay at dapat ay kasama ko talaga noon si Tanya. Kaya lang ay may trabaho siya at isa pa ay nagigilty na raw siyang sakyan ang mga kalokohan ko. Talagang tuloy mo yung pagbabakasyon mo ha? Huwag mo sabihin doon ka sa pinakamahal na resort nag-check-in. Tanong ni Tanya na kausap ko sa cellphone. Of course. Alangan naman magtsaga ako sa mga pipitsugin lang din, hindi ba? May pera naman ako kaya bakit ko titiisin ang sarili ko? Natatawang wika ko naman. Eh bakit nga pala hindi mo sinama si Melvin? Eh di sana nagkaroon kayo ng mga oras para sa isa't isa. Pag-uusisa ni Tanya. Una, ayoko ma-stress sa pag-relax ko ngayon. At pangalawa, busy siya sa trabaho niya. Sagot ko naman kahit ang totoo ay ayoko lang kasama ang asawa ko. Baka naman kasi hindi mo inaya kaya hindi siya nag-leave sa trabaho niya. Dagdag ni Tanya. Kapag sinama ko si Melvin, hindi ako mag-i-enjoy sa lugar na to. Kaya hayaan mo na lang siyang magpakalunod sa trabaho niya. Basta ako magsasaya ako dito. Relax at higit sa lahat ay feeling rain na. Dapat kasi sumama ka na lang dito edi sana may kachika ako habang umiinom. Ang sabi ko bago ako nagpaalam kay Tanya sa tawag. Ano kayang magandang gawin bukas? Kung mag-island hopping kaya ako? Pwede, sige puntahan ko bukas yung reception para naman may gawin ako. Bulong ko. Wala pa talaga akong maayos na plano para sa bakasyon na yon. Gusto ko lang na mapag-isa at malayo sa asawa ko. Kung gusto mo mag-island hopping, sumama ka na lang sa grupo namin bukas. Kulang pa kami ng isa. Biglang sabi ng lalaking nasa kabilang lamesa. Matangkad siya, maputi at gwapo rin talaga. Excuse me? Ako ba ang kausap mo? Nagtatakang tanong ko. Sino pa ba? Alangan naman yung bartender ang kausap ko sayo ko nakatingin. Ano, sasama ka? Tutal sabi mo naman kanina, mag-isa ka lang dito. Nakangiting tanong pa niya. At kailan pa naging good manner ang makinig sa pinag-uusapan ng ibang tao? Chismoso lang ang peg, inis na wika ko. Paano ko naman hindi mapapakinggan naka-loudspeaker ang kausap mo plus malakas pa ang boses at higit sa lahat ay isang upuan lang ang pagitan natin. Natatawang sagot naman niya na sinimangutan ko lamang. Kung gusto mo isama natin yung Melvin na sinasabi mo, wika pa niya. Nakikinig ka diba? So narinig mo rin na ayoko siyang kasama dito. Taas ang kilay na sabi ko. Oh, relax, nagagalit ka kaagad
Mas maganda talaga kung sumama ka na lang sa amin bukas. Mag-enjoy ka, total naman eh, mag-isa ka lang naman. Malungkot mag-island hopping kapag ikaw lang mag-isa, pangungumbinsi pa niya. Pag-iisipan ko, wika ko. Bakit mo pa pag-iisipan? Para namang pang life-changing tong inaalok ko sa iyo eh, dagdag pa niya. Ba't ako ang kinukulit mo? Naiirita ang tanong ko. Una, ikaw ang narinig kong gustong mamasyal bukas at pangalawa, gusto kita. Wika niya na saglit kong kinatahimik pero dinaan ko na lamang din sa pagtawa. What? Pinaglololoko mo ba ako? Gusto mo ako? Hello, ngayon pa lang tayo nagkakilala. Wika ko. Bakit? Hindi ba pwedeng nagandahan ako sa'yo? Kung ayaw mo may magandahan sa'yo, edi takpan mo yung mukha mo. O di kaya lumabas ka ng balot na balot para hindi ka mapansin. Kasi alam mo ba lahat ng lalaki dito, maski yung mga foreigners eh, nang dumating ka napatingin silang lahat sa'yo. Ganun ka kaganda, miss. Wika pa niya. Ang galing bambola ha, pagtataray ko pa. Hindi ako marunong mambola. Kung ayaw mo maniwala, ikaw ang bahala. Basta ako eh, nagsasabi lang ng totoo. Ang sabi pa niya. Saglit naman ako nag-isip sa mga sinabi niya. Wala akong kakilala sa lugar na yon at wala rin tour package. Kung sasama ako sa kanila, baka mas maging makabuluhan ang oras at bakasyon ko. Anong oras yung island hopping niyo bukas? Tanong ko. So sasama ka na? Sabi ko na nga ba eh, natatawang wika niya. Hoy, excuse me ha, hindi yon dahil sa sinabihan mo ako maganda. Pero dahil gusto ko rin namang mag-enjoy bukas. Ayoko masayang yung pinunta ko dito at gusto ko lang talaga mag-enjoy. Wika ko. Huwag kang mag-worry, mag-enjoy ka bukas. Hanggang kailan ka ba dito? Tanong niya. Hanggang sa Friday pa, sagot ko. May mga bala ka na bang gawin nun? Kasi kung wala, pwede kang sumama sa akin. Wika niya. Wait lang ha. Island hopping lang ang pinag-usapan natin, hindi ba? Eh bakit parang inaayang mo yata akong i-spend ko sa'yo yung buong bakasyon ko kasama ka? Eh hindi pa nga kita na kilala. Natatawang tanong ko. Yun lang ba? Hi, I'm Arnel. And you are? Pakilala niya sa sarili niya. Carla, tugon ko naman. O ayan, magkakilala na tayo ha. Ano, game ka na? Tanong ulit niya. Wait lang ha, baka naman kasama mo ang girlfriend mo dito tapos eh, magugulat na lang ako may biglang hihila sa buhok ko. Ang sabi ko naman. For your information, wala akong girlfriend. Ikaw baka naman magalit yung Melvin. Boyfriend mo ba yon? Pag-uusisa niya. Wala lang yon, basta game ako bukas at sa mga susunod na mga araw. Basta siguraduhin mo mag-enjoy ako ha. Makuhulugang wika ko. Papadudot ng gabing yon. May nangyari sa amin ni Arnel. Deep inside, yes, nagsisisi ako. Nahihiya ako sa nagawa kong malaking kasalanan. Pero naisip ko na baka eto na ang magiging dahilan para magkahiwalay kami ni Melvin. Baliw na akong baliw. Pero ganito na ako ka-desperadang malayo sa asawa ko. Nagpatuloy ang pagkikita namin ni Arnel sa Maynila. Pinahalata ko kay Melvin na parati akong may kinikita. May ka-text at katawagan, Papa Dudut. Wala lang lahat sa akin na mga nangyayari sa amin ni Arnel. Ang tanging nasa isipan ko lang ay malaman ni Melvin na umabot na ako sa puntong sinasadya ko na siyang lokohin. Na sinasadya ko na siyang saktan. Kaya lang medyo nahihirapan na ako sa sitwasyong pinasukan ko. Pakiramdam ko kasi. Hindi na laro ang lahat para kay Arnel. Sa bawat araw kasi na lumilipas ay nakikita ko na unti-unti na ako nagkakaroon ng puwang sa puso niya. Nauna sa lahat ay hindi ko intensyong mangyari. Alam ko kasi na hindi rin seryoso si Arnel sa kung anong meron kaming dalawa. Akala ko rin ay ititigil niya ang lahat sa amin kapag nalaman niyang may asawa na ako. Pero hindi yun ang nangyari dahil mas naging malambing siya at porsigido na maagaw ako mula kay Melvin. Kapilang din naman ang pampagising ko. Pero hanggang dalawang tasa lang ako. Bumibilis kasi ang pintig ng puso ko kapag naparami. Well, maliban na lamang kapag nakikita ka.
Pero maliban dun ay yung kape lang talaga. Nakangiting wika ni Arnel. Nasa isang malayong coffee shop kami noon at nagde-date. Talagang hindi mo maiwasan ang mambola, no? Dumadaloy na yata sa mga ugat mo ang pagiging bolero eh. Natatawang sabi ko naman. Eto na naman tayo eh. Anong pambobola dun? Totoo yun. Ikaw lang tong ayaw maniwala sa akin. Maski nung sinabi ko na gusto kong manligaw sa'yo na maging girlfriend ka, parati mong sinasabi na niloloko kita. Eh hindi naman eh. Wika naman ni Arnel. Talaga ba? Alam mo Arnel, hindi mo rin ako masisisi kung bakit hindi ako naniniwala sa'yo. Bakit? Alam mo may asawa na ako eh, sino lalaking gugustuhin ang isang babaeng may sabit na? Tanong ko. Ako? Ikaw na nagsabi nun, hindi ba? Hindi mo na siya mahal. Siya na lang ang ayaw bumitaw sa relasyon ninyo. Pero ikaw, matagal mo nang ayaw. Ang sabi naman ni Arnel. Ano naman ngayon? Balibalik na rin man natin ang mundo. May asawa pa rin ako. Gusto mo ba talagang maging kabit? Tanong ko. Oo. Diretsyong sagot ni Arnel. Seryoso ka ba? Hindi makapaniwalang wika ko. Oo nga. Mahal kita, Carla. Alam ko masyado pang maaga para sabihin to sa'yo pero wala eh. Ganito talaga ang nararamdaman ko. Kaya bakit ko lolokohin ang sarili ko? Ang tanong lang naman dyan, mahal mo pa rin ba ako? Siya naman ang nagtanong. Ano bang klaseng tanong yan? Kinakabahang wika ko. O bakit? Anong mali sa tinanong ko? Simple lang ang sagot, oo o hindi, giit niya. Hindi ko alam eh, sagot ko. Okay lang, sisiguraduhin ko na sa susunod na itatanong ko yan sa'yo. Oo nang isasagot mo sa akin. Sabi niya habang hawak ang kamay ko. Carla? Sabay kaming napalingon kay Tanya na tumawag sa pangalan ko. Kagad ko namang binawi ang kamay ko mula kay Arnel. Tin, anong ginagawa mo dito? Kinakabahang tanong ko. Ano pa nga bang ginagawa sa isang coffee shop maliban sa pag-inom ng kape? Ikaw anong ginagawa mo dito? Ang layo nito doon sa usual mong pinupuntahan ha. O mukhang alam ko na ang dahilan kung bakit. Obvious naman. Sagot niya. Tanya, si Arnel, kaibigan ko. Pakilala ko sa kasama ko. Kaibigan? Okay. Wika naman ni Tanya. Hi, bati ni Arnel. Okay lang ba kung kausapin ko muna saglit ng kaibigan ko? Pwede ba makasingit kahit mga ilang minuto lang? Paalam ni Tanya. Sure, no problem. Sagot ni Arnel bago ako hinila ni Tanya palabas ng coffee shop. Ano tong ginagawa mo? Gumagana pa ba yung utak mo? Wika ni Tanya. Please Tanya, pwedeng kumalma ka lang, ang sabi ko naman. Ako? Paano ko kakalma kung ganyan ang nakikita ko sa'yo? Tanong niya. Wala lang naman yun, wika ko. Wala lang yun? My God, Carla, niloloko mo na ang asawa mo. This is the perfect example of cheating. Hindi mo ba gets yon? O parte pa rin to ng pang-aasar mo kay Melvin para mapuno siya at iwanan kanya? Seryoso ka ba talaga sa ginagawa mo? Hahayaan mo mag-ibang tingin sa'yo ng ibang tao? Magawan mo lang ng paraan para iwan kanya? Ano bang nangyayari sa'yo? Sunod-sunod na wika niya. Masisisi mo ba ako? Desperado na ako, Tin. Ayaw niya akong bitawan. E di gagawin ko na ang lahat para manalo ako. Para yung gusto ko naman ang masunod, sagot ko sa kanya. Pero hindi sa ganitong paraan. Sarili mo na yung binababa mo. Yung pagkatao mo na ang sinisira mo. Hindi ka ba naaawa kay Melvin? Dagdag pa niya. Siya ba ay naawa sa akin? Ang sabi ko naman. Pwede bang kahit ngayon lang? Huwag kang maging makasarili. Asawa mo ang niloloko mo, Carla. Hindi boyfriend. Asawa mo. Oo sige, sabihin na nating mali ang ginawa ni Melvin. Pero sa ginawa mo ngayon, anong pagkakaiba ninyong dalawa? Carla, hindi ikaw to, please lang. Huwag mong ibaba ang tingin ko sa'yo at ng ibang tao. Lalo na si Melvin dahil lang sa gusto mong kumalas. Lumabang ka ng patas. Kung gusto mong ibigay sa'yo ang gusto mo,
inis pa na payo niya. Papa Dudut, alam ko namang ako ang nasa mali. Ako ang mas malaking may kasalanan dito dahil niloloko ko na ang asawa ko. Pero hindi ba siya ang mas hindi patas lumaban dahil ilang beses ko nang sinabi sa kanya na ayoko na. Hindi niya ako pinakinggan. Ganun ba talaga ang pagmamahal? Pipilitin ang sarili mo sa taong ayaw na sayo. Sa kabila ng pangungonsensya sa akin ni Tanya ay tinuloy ko pa rin ang ginagawa namin ni Arnel. Alam ko naman Papa Dudut na nagkakaroon na ng hint si Melvin na may kalokohan akong ginagawa. Nag-uumpisa na kasi siyang magtanong kung nasaan ako at sino ang kasama ko. Hindi ko lang siya direktang sinasagot. Pero alam ko at nararamdaman kong konting-konti na lang ay bibitawan na niya ako. Alam ko Papa Dudut na ramdam ni Melvin na mga kalokohang ginagawa ko noon. Hindi naman kasi siya tanga at manhid para hindi makita. Umaramdaman na may iba akong kinakalokohang lalaki. Hanggang sa isang gabi ay inihatid ako ni Arnel sa may malapit sa bahay namin. Pero bago pa ako makababa, kinatok ni Melvin ang pinto ng kotse at pilit akong pinalabas. Doon na nangyari ang gulo na pilit ko mang iwasan ay alam ko na mangyayari pa rin. Nang makababa kami ni Arnel ay kagad na sinugod ng suntok ni Melvin ang kasama ko. Hindi naman nagpatalo si Arnel at gumanti rin kay Melvin hanggang sa hindi ko na nga sila maawat na dalawa. Ano ba? Tumigil ka na nga eh. Tumigil na kayong dalawa. Sigaw ko sa kanila na sa wakas ay naghiwalay na. Ano bang kinakagalit mo ha? Hindi na rin naman maayos ang relasyon ninyong dalawa, hindi ba? Ang ibig sabihin nun pare, hindi ka na niya mahal. Ikaw lang naman tong ayaw bumitaw eh. Sigaw ni Arnel kay Melvin. O naman ang nangyayari sa aming mag-asawa? Hindi ba mali na gatungan mo pa? Eh kaya naman pala hindi kami nagkakayos dahil sa iyo eh. Sagot naman ni Melvin. Muli silang nagsuntukan at nang maawat ko ay kaagad akong hinila ni Melvin pauwi ng bahay namin. Aray ko naman Melvin, nasasaktan ako pag pupumiglas ko. Wala akong pakialam, bulyaw naman niya. Bitawan mo nga ako, nasasaktan na sabi ako eh pag pupumiglas ko pa. At ikaw pa ngayon ang galit sa ginawa mong panlalalaki? Kailan mo pa ito ginagawa? Kailan pa? Galit na sigaw ni Melvin. Mga ilang buwan na, ano? Nasasaktan mo ako? Hihiwalayan mo na ako? Papalayasin mo ako? Eh di gawin mo. Magpapasalamat pa ako. Matapang naman na sagot ko. Yun ba ang dahilan kung bakit niloloko mo na lang ako? Para bitawan kita? Naiiyak na sabi niya. Oo. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo na ayoko na pero ikaw itong nagpupumilit. Hindi mo ba nakikita na hindi na ako masaya sa iyo? Na hindi na kita mahal? At ikaw ang may kasalanan ng lahat ng iyon. Kaya wag na wag mo kong pagtataasan ng boses na parang hindi ikaw ang naunang manakit. Baka nakakalimutan mo lang ha? Pagpapaalala ko sa kanya. Hanggang kailan ko ba pagdudusahan ang isang pagkakamali na isang beses ko lang namang ginawa? At hindi ko sinasadya Carla? Naiiyak na tanong niya. Kahit nang isang beses man yan, nagkamali ka pa rin na wala ang anak natin ang wala ka sa tabi ko. Tapos malaman lamang ko na habang nagdudusa ako na halos mamatay na ako sa galit, nasa kandungan ka pala ng ibang babae. Naiiyak ko na panunumbad sa kanya. Kaya nga ginagawa ko lahat para mapatawad mo ako, hindi ba? Kaya nga hindi ako pumapayag na iwanan mo ako dahil gusto kong bumawi ako sa mga pagkukulang ko sa iyo. Kaya kahit na sobrang sakit na para sa akin na sa tuwing tinitingnan mo ko, galit ang nakikita ko, binabaliwala ako dahil mahal kita, ang wika niya. Pero huli na ang lahat Melvin, huwag mo nang ibalik yung pagmamahal ko sa iyo dahil wala ka ng pag-asa, ang sabi ko. Hindi, pwede pa natin gawa ng paraan yan. Kaya pa natin. Mahal mo pa rin naman ako, hindi ba? Kahit konti lang. Kahit kangkarampot lang, may lugar pa rin ako dyan sa puso mo. Pagmamakaawa niya. Siguro nga mahal pa rin kita kahit konti lang. Pero yung kakaunti na yon, gustong gusto ko nang burahin sa puso ko. Dahil sa tuwing nararamdaman kong mahal kita, nasasaktan ako. Nagagalit dahil
Alam ko na sinayang ko lang yon sa isang taong katulad mo. Tugon ko sa kanya bago pilit na inalis sa mga yakap niya sa akin. Lumuhod pa siya noon at niyakap niya ang mga binti ko at nagmakaawa. Pero nagmatigas ako. Ayoko na. Masyado na ako nahihirapan na makasama siya. Ayoko nang kimkimin ang sakit ng kasalanan na minsan niyang ginawa sa akin. Ngayon alam niyo na kung saan ako nang galing. Kung bakit sobrang gusto ko nang bumitaw sa relasyon namin, Papa Dudut. Dahil sa minsang pagloloko niya ay nasira ang buhay ko. Nawala ang pinakamamahal kong anak sa sinapupunan ko. Papa Dudut, alam naman nating lahat kung gaano kasakit ang mawala ng anak. Dagdagan pa na nalaman mo na niloko ka ng taong inaasahan mong makakapitan mo sa lahat ng bagay. Siya ang naunang nalakit, si Melvin ang unang sumira ng relasyon namin. Pinilit ko namang patawarin siya pero hindi ko kayang lokohin ang sarili ko. Bakit ako magtitiis sa isang sitwasyon kung ayaw ko na talaga? Sa bandang huli, binitawan ako ni Melvin at naghiwalay kami at hanggang ngayon ay ongoing ang annulment process namin. Nakakapanghinayang lang na yung dating masayang pagsasama ay nauwi lang sa isang malungkot at masakit na paghihiwalay. Dito ko na na-realize, Papa Dudut, na ang isang pagkakamali kahit isa lang yan, kayang-kayang sirain kahit na ang pinakamatibay pang relasyon. Na hindi porket minahal mo noon ay magagawa mong mahalin muli. Papa Dudut, dito ko na lang po tatapusin ang aking sulat. Maraming salamat po sa pagbibigay ng panahon sa pagbabasa ng aking kwento. Lubos na nagpapasalamat, Carla. Everyone deserves a second chance. Lalo na kung nagsisisi namang tunay ang taong nagkasala sa atin. Pero desisyon pa rin natin kung magagawa pa ba nating magpatawad o hindi na, lalo na kung masyadong malalim ang sugat na naiwan sa atin. Meron kasing sugat na malalim ang peklat na naiiwan at meron din namang sugat na hindi na naghihilom kailanman. Yon ang nangyari sa ating letter sender na si Carla. Sa sobrang sakit ng ginawa ng kanyang asawa na naging dahilan pa ng pagkawala ng kanilang anak. Nahirapan siya na mag-move on para sa kanyang sarili. Ganon pa man, Carla, ang isang pagkakamali ay hindi kailanman maitatama ng isa pang pagkakamali. Alam ko na sobra kang nahirapan sa naging sitwasyon mo dahil ayaw kang bitawan ni Melvin sa inyong relasyon bilang mag-asawa. Pero sana ay naisip mo pa rin ang sarili mo at iisipin ng ibang tao bago mo tinuloy ang kasalanan na naging dahilan ng paghihiwalay ninyong dalawa. Pero sana ay dumating ang araw na hindi man kayo magkabalikan ng asawa mo ay maibigay mo sa kanya at sa sarili mo ang totoong kapatawaran. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories.